maliit. Yung isang maleta, puno yan ng mga items na galing sa Japan. Yung isa namang maleta, dito, mga galing dito naman sa Taiwan. Tapos, ang security deposit is $600. So, ito, tumatanggap sila ng credit card. Kasi yung iba namin napuntahan doon sa airport, hindi sila tumatanggap ng credit card. Tapos, ang mahal pa ng ano nila ng deposits, $300,000. So, I highly suggest ito, Jetfi. Tip number 7. Kung plan yung mag-shop dito sa Taiwan, huwag na kayo magdala ng madaming damit. Kasi mag-over baggage lang kayo pagkabalik niyo sa Pilipinas. So, dito na kayo mag-shopping. Kung gusto nyo dito mag-shopping. Tapos, bumili na kayo ng mga damit. Kasi madami dito mabibili. Iba-ibang style, iba-ibang design. Ganyan. May enjoy nyo pa. Okay. Tip number 8. Siyempre, you have to bring your camera, your power bank, your selfie stick, tsaka importante, magdala na rin kayo ng adaptor. Kasi yung saksakan nila dito, iba. Iba yung saksakan nila dito. So, maganda magdala na kayo ng adaptor. Yan. So, camera para makapture yung every moment nyo dito sa Taiwan. And then, last tip.
Tip number 9, explore Taiwan. Sa airport, minsan may mga ganito na sila dito sa airport. Kuha kayo ng ganito sa airport para alam niyo na kung anong gagawin niyo, may guide na kayo. Yeah, tapos dalawin niyo yung mga tourist attractions dito. Tapos, every night din, madami ding mga night market dito sa Taiwan. So, ma-enjoy niyo yung mga street food dito. Tsaka, syempre, yung pinaka-famous din dito, yung mga bubble tea, mga milk tea, ganyan. Madami niyan dito sa Taiwan. Iba-iba, iba-ibang presyo. Yung milk tea nila, mga nag-range ng $55 Taiwan dollar per cup. Ayun guys, I hope na gustuhan niyo yung mga tips ko na binigay sa inyo for today. So, para makatulong sa inyo sa pag-visit niyo dito in the future sa Taiwan. So, if you like my video, please subscribe to my channel and hit the notification bell below para updated kayo sa mga i-upload ko. So, ayan guys, thank you for watching and bye-bye! Happy trip in Taiwan! Bye!